Welcome guys, Tabayan Trading Channel. Bali, check lang natin yung IPO ni Axelium. So, kung bago sa channel, click na yung subscribe and share, yung bell button para sa daily notification natin ng stock updates. So, meron tayong learning material, free course, lahat yan makikita. So, free lahat yan guys. So, take advantage of that. Saka yung daily update natin. So, ito na. Update natin kay Axelium IPO. So malapit na siyang lumabas. Actually malapit na mag-run yung ano nito, yung offer date nito ni Axelium. Kaso nagkaroon ng reduction sa IPO price niya. So good news ba 'yan o bad news ba 'yan? Bali depende yan sa inyo kung paano niyo titingnan. Pero kung matatandaan niyo, merong isang IPO rin na ganito yung ginawa last time, si Chelsea. From 11 yata, binaba niya ng 10, hindi na matandaan. Pero halos ganito rin yung nangyari kay Chelsea. So, yun nga yung mag-run yung offer nito sa 24 to 30. So, kung may broker ka, lahat ng yung broker mo, magsesend niya sa iyo ng mail or magkakaroon niya ng pop-up message sa, ano mo, sa dashboard mo. So, yun nga si Axelium, nag-trim siya ng maximum IPO price niya from 6 point something. So, check natin. From 6.81 to 5.72. So, yung total share na ilalabas niya kasama yung treasury share, yung common share, yung existing share doon kaya Compassig Singapore. So, 1.130 yun, tapos 5.72. So, na-reduce ng 1.2 billion. Yung magiging equity niya. Pero, kaya naging 6.5 siya from 7.7 billion yung IPO price niya. So, 5.72 lang ilalabas yung price niya. So, kung positive o negative yan, paano ba natin malalaman? Siyempre, mahirap. Pero, kung titignan mo siya sa psychological level, tingin ko hindi siya ganun na-anticipate o hindi maganda yung, hindi positive yung anticipation ng mga investor dito kay Axelium. O kaya nagkaroon ng review na ang tingin nila is overpriced siya. Okay? So, basahin muna natin bago ko ipapakita yung view ko dito kay Axelium. So, yun nga, nagbaba silang 5.72 per share from 6.81. So, kung makikita nyo ito guys, yung Axelium, valued pa rin siya na 21 to 22 times. Okay? projected earnings niya. Again guys, this is only projected earnings. So hindi pa siya magma-materialize yung earnings na yan. So tingin nila mataas na yan, binaba nila ng 5.72. So magkano percentage halos lahat ng binaba nila diyan? Medyo mataas din. So 16% ang binaba nila. Almost, more or less 16% ang binaba nila dyan na price. So, 16 agad yung na-trim. So, malaki-laki yun. Kung mabasahin mo to, they aim to optimize the investor. Tingin ko hindi maganda yung, hindi positive yung acceptance ng mga investor dito. Siyempre, binibigyan nila yung view nila dyan by reading the prospectus. Papakita natin lang yung prospectus mamaya kung saan siya magandang tingnan para sa akin. Tapos sa bali yung final offer price niya, i-announce ko sa 20. Okay. So, dati alam ko 19 niya, in-adjust nila lang one more day. So, pero tingin ko, yun na yung magiging final price niya. Yung ano na yan, yung 5.75. So, pag tinan natin yung prospectus, guys, ito hindi ko masyadong sure kung ito yung ano na. Ito, pero ito, sa comprehensive income na tayo titingin, makikita nyo, from 2016, 2017, mula dito sa 2017 na to, so, yan na. From 2017, bumaba na siya ng 2018. Tapos, ito yung quarter by quarter. So, January to March, yung January to March. So, maganda naman yung pinakita niya, income. Pero, syempre, on the bigger picture, mula sa 17, bumaba na siya ng, ang laki ng binaba ng income niya. Wala rito. So, hindi ko na ito na-run through lahat. Ito lang yung tinignan ko yung comprehensive. Sa assets and liabilities, okay naman yan. Bale, syempre, magdidikta pa rin dito, guys, yung
paglabas niya sa market. So, yung trades na mangyayari sa market. Yung trades na mangyayari sa kanya pag lumabas siya ng October. So, ang tingin ko dito, so personal view ko dito, hindi naman to recommendation, hindi naman to yung talagang mangyayari or ano lang. Ito lang yung personal view ko sa Axiom na to. So, since umpisa pala, nagkaroon na ng negative, yung, parang negative yung price niya sa 6.81, which is overpriced na. Sa 5.72, ibinaba nila na 16%. Okay. Para sa akin, personally, natataasan pa rin ako dyan sa 5.72. So, ba't daw natataasan doon based rin sa research na ginawa ko? So, yung pinakita ko na comprehensive income, siyempre hindi naman yung talagang pinakamalaking basihan pa rin na bababa siya. Siyempre sa chart, sa price action chart, hindi pa natin siya makikita kung paano siya magre-react. Pero based sa nakikita ko, siyempre titignan mo yung competitive advantage niya, kung ano ba yung ginagalaw nung ang main project niya, siyempre alam natin na coconut yan. Coconut yan. Oil, milk. So, marami rin siyang kalaban. May lumalabas na ng mga yung mga hindi, ano, hindi organic masyado na coconut. Coconut oil. So, marami rin siyang competitor sa local market. So, siyempre, hindi ganun kalakas. Kaya, ang tingin ko dapat, mag-concentrate sila sa global o sa exportation. So, nangyayari, mas marami yung nung last tiningnan ko, mas marami yung import natin ng coconut, okay, kumpara sa na-export natin. So it means hindi ganun na-appreciate yun sa local market natin. Then, based yun sa research na ginawa ko, guys. So kung mas maganda, makapag-research kayo ng sarili nyo, tapos may share nyo rin para collective idea tayo rito kay Axel. Siyempre, IPO, again, IPO speculation, one of the reason kung bakit nagkakaroon ng ceiling price. Okay, i-discuss ko sa ceiling price ko yan, so check nyo yung video. So, pwede siyang ceiling. Totoo yun, lalo sa ganitong klaseng market. October, titingnan natin kung paano gagalaw ang buong merkado hanggang mag-October. From doon, pag naging bullish yung overall market, so hindi na to siguro masyadong mapapansin. 300 billion share, common share, so tingin ko na hindi ganun kalaki yan. Tapos kung laggard pa rin ang market natin, malamang lalaroin talaga to sa Axel. Ito guys, view ko lang to, ha, so hindi pa to lumalabas. Siyempre may parameters ako, may triggers ako paano ko titingnan pag labas ng mga IPO price. So normally hindi ko siya tinitrade, so since nangyari yung mga past ceiling, so magiging makamakery over pa yun hanggang sa October. So ang advice ko dyan, guys, okay, ang advice ko dyan, sa akin lang, so, siguro medyo bago sa pandinig nyo to, hindi, try nyo magkaroon ng simulation sa chart, kay Axel, yung. So, for example, pwede siyang umangat ng 20%, so, try natin ipakita. So, guys, ano lang, quick lang ulit, hindi ako masyadong positive sa IPO ni Axel. So, pakita natin sa chart ko para natin titingnan. Okay, so, dito guys. So, let's say ito. Andito pa lang tayo sa area natin. Ano na lang natin. So, halimbawa mag-open dito mag-open si Axel lang dito. Gumawa ka ng simulation kung paano mo yung chart. So, paano mo gagawin? Let's say, mag-open siya ng 20% above. Okay? Let's say mag-open siya ng 20% above the offer price or mag-open siya ng 20% below, 10%. Depende yan sa projection na nakikita nyo, 15%. Okay? Tapos pili kayo ng time frame. So, syempre, yung time frame mo agad dyan is, para sa akin, 15 minutes go to 5 minutes. Kasi para yung 50, yung 1, yung, since na-open siya hanggang 15 minutes, marami na action dyan. At 30 minutes, okay lang din yan. Pero, normally yan, na hanggang pag-open niya hanggang 9.45, marami na action nangyari dyan. Yung mga traded value, mataas na. So, from there, pwede ka na tumingin ng mga potential intraday bias mo. So, kung umangat siya ng 20%, maglagay ka kung saan ka, kung bibili ka o hindi. Talagyan mo siya ng level. So, from 20%, kaya 15 minutes na mo kung paano nag-reacting chart, kung umangat siya bigla, gap,
gap up siya, kung dire-diretso yung gap up niya, syempre mahirap habulin niya. 15 minutes after, pagtapos ng 15 minutes, ang flat ka ng lines mo, let's say meron kang support resistance, tapos yung next candle niya ulit, sabihin natin yung next candle niya is gap up ulit, let's say, so pwede kang mag-enter from the beginning of also, from the beginning of the 15 minute candle. So magiging breakout play mo siya. O kaya pag nag 15 minutes na, ibaba mo siya sa 5 minutes, titignan mo yung reaction ng area ng price doon, o kaya 15 minutes to 3 minutes. So magiging ano mo dyan, same play ng ginagawa mo, buy on support or buy on breakout. Pero mas malakas yan is buy on breakout, guys. Tapos quick cut ka lang. Yun ang pag-positive ang hangat ko. So normally yan, guys, pagpa-positive agad yung bago yung bumaba. So let's say,